Magandang umaga mga gaga. For today's vlog, magbubukas tayo at mag-testing tayo ng smart plug. So smart plug siya. Alam ko meron ding ano ata eh. Globe plug, sun cellular plug. Okay. Parang may problema ka. Tara, buksan na natin to. Sa mga pansin nyo, ito yung mga ganyan. Pag inaangat mo, hirap buksan talaga siya. So kanina tinetesting ko siya. Tinetesting ko siyang buksan. Hirap talaga. So nakita ko ng parang mas mabilis na way para buksan siya. Yun yung life hack dyan. Ito yung manual. And zero on. Ayan sya. Isang plug lang sya. Alam ko meron din maraming outlet na ganito. Kaso mas mahal. Ito kasi around 200 pesos lang to eh. And ayan. So babasahin ko muna yung manual. Tapos, testing ko na. One eternity later. Tapos ko na siya ma-set up. Madali lang naman. Pero may times na may issue. So, kailangan mo lang ulitin kung paano mag-set up ng smart plug. Kinabit ko siya muna dito for testing. Ayan, pahit ako. Ayan. Testing natin yung charger ng laptop. Naglalaro kasi yung anak ko sa labas. Ito siya. So ngayon walang ilaw. Sasaksak natin. Ayan. So naka-off siya ngayon. Ayan. Blue. Tapos naka-off to. Kasi dapat may indicator yan eh. So, matay sa app. So, naka-power off siya. Tapos, i-on natin. Ayun. So, nag-iba yung kulay niya. Parang medyo nagkaroon ng pink. Tapos, nag-on na din yung so, try naman natin i-off. Testing natin kung nakikita ba. Simultaneously. Yun, kita naman. So, kita lahat. Naka-on. Then, i-off natin to. Ayun na. Naka-off sa app. Then, namatay din yung charger. Two hours later. So, dito ko nabit yung smart plug. Kasi, walang switch dito eh. Ayan o. Dyan. And, andito yung aircon. Ayan. Para may makuhang lamig sa kabilang kwarto. So, ngayon, naka-off siya. Ito yung app. I-on natin siya. Wow naman! Wow! Wow! Tapos, off ulit. Yun. So, ayun na nga. Na-testingin natin yung smart plug. Nakapitan natin yung exhaust fan. And, based dun sa manual, marami pa siyang ibang feature. Like for example, yung unang ginamit natin is yung switch. So, anytime sa application, pwede mong i-on or i-off yung smart plug. Next is scheduler. So, parang, kunwari gusto mo naka-on lang yung exhaust fan ng gantong oras at a certain specific time. So, pwede mo siyang gawin.
So mas applicable sa amin yung kasi yung aircon exhaust fan, bubuksan mo lang siya at a certain time para palamigin lang saglit yung kwarto. Then next is countdown, like timer. Kung nara gusto mo lang buksan yung smart plug ng 1 hour or 2 hours. Tapos meron ding statistics. Ma-monitor mo yung real-time power consumption nung nakasaksak dun sa smart plug. Pati yung history. Pero ingat lang kasi yung smart plug may power and ampere rating siya. So hindi mo siya pwedeng saksakan ng mga heavy appliances like aircon, ref, yung mga ganung bagay. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Baka mag-overload. So baka mag-cause pa ng sunog. Pero may mga smart plug na dedicated for those type of appliances. Yung mas matataas yung ampere and power rating. Yung app is pwede na siya ng Google Home, Google Assistant, tsaka Amazon. Gagawin parang voice activated. Alam ko pwede yun eh. Yung maging voice activated. Yung pag on and off mo ng smart plug. Pero yung mga features na yun, hindi ko pa siya natitest. Ang test ko lang yung first yung switch on and off via application. All in all, okay naman siya. Maganda siyang bilhin talaga. Lalo na kapag kinatamad ka pa rin yung ilaw, mga ganung bagay. Gaya nung kay Mr. Bean. Tapos, kunwari gusto mo magkaroon ng smart home. Like, lahat ng equipments mo or lahat ng appliances mo na turn on off mo siya via application. Okay yun. Tsaka yun pala dun sa switch on and off, as long as may wifi ka. Kahit nasan ka, pwede mo siyang i-on and i-off. Wow! So, manis ka, sakalimutan mong patayin yung ilaw or kung ano man, pwede mong i-on and off siya. As long as may wifi ka. Kung may question pala kayo, comment lang, try natin sagutin kung kaya. So, yun lang. Like, comment, share, and subscribe. Alam.